Noong ikasampu ng Enero ay nagdaos ng pagkilos ang mga mamamayang anti-gyerang imperialista sa dalawang lugar. Ang isa ay sa Department of Foreign Affairs sa pangunguna ng migrante, isamahan ng mga OFW at ng kanilang mga pamilya. Naganap ito noong umaga. Iginiit nila na dapat tantanan ang pagpapadala ng tropang militar sa gitnang silangan at makisausaw pa si President Duterte sa gera ng Estados Unidos doon. Samantala, kinahapunan, naglunsad din ng kilos protesta ang mga progresibong organisasyon sa ilalim ng bayan o bagong alyansang makabayan. Ginanap ito sa harap ng makasaysayang Palma Hall sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman. Matapos ang tatlong oras na pag-aaral ng mga aktivista hinggil sa kasaysayan at kasalukuyang sitwasyon sa gitnang silangan, minarapat ng bayan na maglunsad ng kilos protesta upang kondenahin ang imperialistang gera ng Estados Unidos sa Iran at sa gitnang silangan sa pamamagitan ng agresyong militar, economic sanctions at malawakang pagkakalat ng disinformasyon. Natapos na nga ba ang sigalot sa pagitan ng US at Iran? Sino si General Qassem Soleimani na binabansagang terorista ni Trump na siyang nag-utos sa pagpatay kay Soleimani? Ano ang kinalaman dito ng mamamayang Pilipino? Bakit natin kailangang unawain ang problemang ito? Kasama natin ang Chair Emeritus ng International League of People's Struggles, si Professor Jose Maria Sison, upang magpalarim sa kasalukuyang sitwasyon. Dito sa Itanong Mo kay Prof. Maalab na makabayang pagbati sa inyo, Professor Sara Raymundo, at sa lahat ng kababayang nagdurusa at lumalaban sa rehimeng Duterte. Prof. Sison, mainit ang ating pag-uusapan ngayon. Laman ng mga pahayagan ang nagaganap ngayon sa labas ng bansa. Ito ay ang gera sa pagitan ng Iran at USA. Bilang simula, Prof. Sison, alamin muna natin kung sino ba si Major General Qassem Soleimani. Si Major General Qassem Soleimani ay pinuno ng International Special Operations ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran. Naging tanyag siya sa Iran at Iraq at sa buong daigdig dahil sa mabisang paglaban niya sa mga teroristang puwersa ng Al-Qaeda, Al-Nusra at Islamic State. Pinagkaisa niya ang mga Kurdo at Shia laban sa Islamic State sa Iraq at Syria at nagape ang Islamic State sa mga bansang ito. Si Major General Soleimani ay nasawi kasama ang iba pang matataas na opisyal ng Iraqi militias. Isang American drone ang tumama at nagwasak sa sinasakyan ni General Soleimani sa labas ng Baghdad International Airport. Sa inyong pagtingin, Prof. Sison, makatuwiran ba ang ginawang pagpaslang sa nasabing general na may pagsang-ayon ng Pangulo ng USA? Hindi makatuwiran na pinaslang ng US si General Soleimani sa utos ni Presidente Trump. Nasa diplomatic peace mission siya bunga ng pakiusap ni Trump mismo kay Prime Minister Abdul-Mahdi ng Iraq na mamagitan sa Iran at sa partikular si General Soleimani para mabawasan ang hidwaan at tensyon sa pagitan ng Iran at US pati Saudi Arabia. Batay sa testimonya ng Prime Minister Abdul-Mahdi ng Iraq, lumilitaw na ginawang bitag ni Trump ang pagkukunwaring gusto niyang mamagitan ang Iran o sa partikular si General Soleimani. Matapos na paslangin siya, pinalilitaw pang terorista samantalang siya ang susing estrategista at commander sa pagsugpo sa mga teroristang grupo na dating ginamit ng numero unong terorista ang imperialistang US. Sabi po ni US President Donald Trump, ang airstrike na ginawa nila ay para mahinto na ang gera at hindi para magkagera pa. Ano ang inyong pagtingin sa sinabi ni Trump, Prof. Sison? Kasinungalingan ang sabi ni Trump, hinihingi ng mga pahayagan at Kongreso ng US kung ano ang ebidensya ni Trump. Wala siyang may presenta. Maliwanag na si Trump ang gustong magsindi ng mitsa ng gera para mailihis niya ang pansin ng mamamayang Amerikano mula sa kanyang impeachment. Gumawa ng krimen na multiple murder at paglabag sa soberaniya ng Iraq at Iran
at labag din sa batas ng US na dapat may autorisasyon ng presidente mula sa US Congress para gumawa ng marahas na aksyon sa ibang bansa. Sa inyong pagsusuri sa nagaganap ngayon sa Iran, mahihinto po ba talaga ang galit ng mga mamamayan nila? Ipinapakita sa telebisyon ang milyong mga Iranians na sumisigaw ng Death to America habang inihahatid sa kanilang tahanan ang mga labi ni General Soleimani. Napakalaki at napakalalim ang galit ng mga mamamayan ng Iran sa pagpaslang kay General Soleimani. Nakapatong ito sa matagal na galit nila sa mga agresyon at sanksyon na pataw ng US sa Iran. Hindi basta-basta mahihinto ang galit nila. Nakaugat ito sa maraming krimen ng US laban sa Iran. Subalit may mga bansang namamagitan na huwag lumundag ang US at Iran sa todo-todong gera, kabilang na rito ang mga aliado ng magkabilang panig. Pero ngayon at sa mahabang panahon, ipaglalaban ng mga mamamayan at ilang gobyerno ng Middle East na alisin ang mga US military base ang pangungontrol ng US at ng US dollars sa langis at ang pagyurak ng US sa soberenya ng mga bansa sa Middle East. Gumawa na ang parlamento ng Iraq ng resolusyon para tadyakan ang mga US military base sa Iraq dahil sa pagpaslang kay General Soleimani at mga kasama niyang Iranian at taga-Iraq sa teritoryo ng Iraq. Magagamit ng mga mamamayan at mga gobyerno ng Middle East ang mga kontradiksyon sa pagitan ng mga imperialista para limitahan at pigilin ang kakayahan ng US. Para sa kabatiran ng ating mga tagapakinig, gumanti po ang Iran at nagpakawala rin ng mga missiles sa Baghdad kung saan naroon ang mga US bases at housing facilities nito. Ayon po sa ulat, wala namang nasaktan, subalit isang malaking sampal daw ito sa USA, ayon kay Ayatollah Ali Khamenei, isang supreme leader ng Iran. Ano ang inyong masasabi sa ganitong aksyon ng mga taga-Iran, Prof. Sison? Pagkatapos ng libing ni General Soleimani, naglunsad ang Iran ng ilang misil laban sa mga US military base sa Al-Assad, malapit sa Baghdad, at sa Erbil na malapit sa border ng Syria at Iraq. Sinabi mismo ng Ayatollah Ali Khamenei ng Iran na sinadyang sampal lamang ginawang gante para maiwasan ang gera. Sinabi rin ng foreign minister niya na limitado at proporsyonado ang missile attack alinsunod sa UN Charter at dahil ayaw magkagera. Nagtimpi ang Iran at nasyahan ng malaki sa galit ng mamamayan ng daigdig sa mga krimen ng US. May mga bansang namagitan din na huwag pumasok ang US at Iran sa gera. Pero ngayon at sa mahabang panahon, ipaglalaban ng mga mamamayan at ilang gobyerno ng Middle East na alisin ang mga US military base at pagkontrol ng US sa langis sa ilang bansang kinokontrol nito. Hindi pa po natatapos ang usapin sa Iran at ngayon pa lang ito nag-iinit. Ano po ang inyong mensahe sa mga mamamayan ng daigdig, Prof. Sison? Hindi pa tapos ang tunggalian ng US at mga aliado nito sa isang banda at sa Iran at iba pang bansa sa Middle East sa kabilang banda. Tumaas ang antas at lumawak ang saklaw ng tunggalian. Pansamantala lamang na mukhang napigil ang todo-todong gera pero may paglaganap ang galit laban sa imperialismong US sa Middle East. Dapat mapagmatsyag ang sambayanang Pilipino. Magkakaroon pa ng mga matitinding labanan sa Middle East sa madali at matagal na hinaharap. Malaki ang epekto ng mga ito sa Pilipinas dahil sa milyong-milyong Pilipino ang may trabaho sa Middle East. At dependyente ang Pilipinas sa kita ng mga migranteng Pilipino at oil supply mula sa Middle East. Maraming salamat po, Prof. Sison, sa inyong malinaw at malaman na paliwanag. Maraming salamat kay Professor Sara Raymundo at sa lahat ng tagapakinig sa pag-broadcast ng panayam nito tungkol sa napakahalagang issue hinggil sa US at Iran. Mabuhay kayong lahat!
sa panahon ng imperialistang paghahasik ng terorismo at gera ng Estados Unidos sa gitnang silangan, mahalaga ang aral na binahagi ni Prof. Sison. Marami tayong kaibigan doon na tulad ng sambayan ng Pilipino ay nagnanais din na maging malaya sa pananaklot at pananakal ng imperialismo. Mahalagang kilalanin natin sila at unawain ang kanilang pakikibaka na kadugtong ng sa atin. Mahalaga ring isaalang-alang ang ating mga kapamilya at kaibigan, kababayan na nagtatrabaho sa gitnang silangan na maaaring mapinsala ng panggigera ng Estados Unidos. Sa isang mundo at sa panahong hindi na mapangingibabawan at maaabuso ng isang bansa ang iba pa tulad ng ginagawa ng Estados Unidos ngayon, makikinabang ang mga mamamayan ng buong daigdig sa makatao at makakalikasan na paghahango ng langis at iba pang likasyaman mula sa gitnang silangan. Maitatawid lamang natin ang ating kasaysayan sa ganyang makatarungan at mapayapang kinabukasan kung sa kasalukuyan ay ubos kaya tayong magtutulungan at kikilos para sa isang anti-imperialistang pagkipagkaisa sa mga mamamayan ng buong daigdig. Ito si Sara Raymundo, guro ng Universidad ng Pilipinas, Diliman at aktivista ng Bagong Alyansang Makabayan. Hanggang sa muli dito sa Itanong Mo kay Prof. Maraming salamat po.